Magandang umaga po mga kanayon. Ngayong umaga ay pag-uusapan naman po natin ang mga karaniwang sakit na nakakaapekto sa ating mga alagaing kambing. Bigyan po natin ng pansin ang internal parasitism o pagkakaroon ng bulate. Una po rito yung tinatawag nating roundworms. Nandyan din po ang tapeworms at isa pa na matindi. Ito po yung flukes o yung liver fluke. Mahalaga po nating malaman ang mga kimtumas na makikita po natin sa isang kambing na mayroong bulate. Una po dyan, nagkakaroon po ng anorexia. Isa pa, yung persistent diarrhea. Ito po yung tuloy-tuloy na pagtatae. Siya po ay palaging basa yung kanyang puwet o yung buhok ng kanyang buntot. Pangatlo po dyan, weight loss. Ito yung tuloy-tuloy na pamamayat. And then, kapag milking goats naman ito, nababawasan po yung production ng gatas. At isa pa, ito po yung patognomonic sign, pamamaga ng baba ng kambing. Kapag ka po nakita natin yan, sigurado po almost 100% na mayroon pong internal parasites ang ating alagang kambing. Isa pa po yung anemia. Nagkakaroon po ng pamumutla sa gilagid, sa mga mata, sa gilid ng puwet at puwerta. Paano po natin magagamot ang internal parasitism? Ito po yung deworming schedule. Para po sa roundworms, pwede po tayong gumamit na pamorga na mayroong generic name na benbendazole, oxbendazole, albendazole, libamisole at mga iba pang dewormers na para po sa roundworms. Una po, sa mga kids, as early as 2 weeks, kailangan na po natin purgahin yan. Susunod po dyan, after 3 months, kailangan po natin mapurga uli against internal parasites except liver fluke. Sa mga mature animals, kailangan din po natin mapurga bago po tag-ulan. And then susunod po dyan, during the peak of rainy season, sa kasagsagan ng ulan. At pagkatapos po ng tag-ulan, kailangan po nating purgahin uli. Para sa mga buntis na inahin, kailangan din po natin silang purgahin 2 linggo bago po sila manganak. Pwede rin po natin silang purgahin pagkatapos silang manganak. Tungkol po naman sa liver fluke, ang dapat po nating gamiting pamurga ay yung tinatawag nating triclabendazole. Ang pagpupurga po natin against liver fluke sa unang taon, kailangan po every 3 months ang pagpupurga. Sa pangalawang taon, on the second year, kailangan po 2 beses po tayo magpurga. At sa panghuling taon, the third year, kailangan po 1 beses na lang. And then after that, every year thereafter na po. Ano po ba mga iba't ibang pamamaraan para po maiwasan natin ang internal parasitism? Una po dyan, kailangan po nating iwasan na ang kambing po natin ay kakain sa isang pastulan na kung saan ang mga damo ay maiiksi na about 2 inches of pasture canopy. Kasi po, yung larvae ng parasites, yun lang ang kaya niyang akyatin. Kailangan din po nating iwasan ng ating mga alagang kambing ay kumakain sa pastulan na kung saan ang damo ay basa pa. Pangatlo po, kailangan nating i-practice na kung saan ay ililipat-lipat natin ng pastulan ang ating mga alagang kambing para po maiwasan natin itong internal parasitism. Isa pa po, kailangan po nating iwasan yung pagpapastol sa mga kambing na kung saan maraming tubig sa mga damo. Kasi po, nandyan po yung intermediate host ng liver fluke, yung mga suso na siyang sanhi ng pagkakaroon ng liver fluke infestation. Kung mayroon po tayong bagong bili na kambing na ihahalo po natin doon sa old stocks natin, bago po natin sila ihalo, kailangan po i-quarantine natin yan at kailangan po nating mapurga. Sa susunod na Sabado, ay tatalakayin naman po natin ang mga pointers in medicating goats. Yung mga wastong pamamaraan sa paggagamot ng ating mga alagang kambing. Ito pong muli si Doc Conrad dito sa KTV at iba pa.